Ang ating tatalakayin sa bidyong ito ay tungkol sa isang nakaukit na arrowhead sa gilid na bahagi ng isang napakalumang bato. Ito ay natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site o lugar na may napakagandang kasaysayan at kinalaman sa mga sundalong Hapon. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Sa larawan na ito ay nakikita natin ang lugar na parang isang lumang sapa o old creek. Nasabi ko ang bagay na ito dahil sa tubig na ito. Pero ang nais ipakita ng ating ka-TH dito ay ang bato na ito sa gitna, kung ito nga ba ay isang lehitimong marka o hindi. Pero bago natin ito suriing mabuti, ay alamin muna natin ang mga detalye tungkol sa kanyang site o lugar. Ayon sa ka-TH natin dito, hindi naman talaga siya isang treasure hunter, kaya sadyang wala siyang nalalaman tungkol sa mga sites o markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Nagkaroon lamang siya ng interes nang mapanood niya ang aking mga videos. Dito niya naisip ang tungkol sa kwento ng kanyang lolo tungkol sa kanilang lupain. Ayon daw sa kanyang lolo, noong panahon na pananakop ng mga sundalong Hapon dito sa ating bansa, ay kanyang nasaksihan ang isang grupo ng mga sundalong Hapon na dumaan sa kanilang lugar. Kanyang nakita ang higit 10 bilang ng mga sundalong Hapon na may buhat na malalaking kahon. Pero hindi niya nakita kung saan nila ito ibinaon sa lugar. Noong umalis ang mga sundalong Hapon at kanyang pinuntahan ang lugar, sadyang napakaraming hukay ang ginawa at iniwan ng mga sundalong Hapon. Ngayon, ang aking opinyon tungkol sa higit 10 sundalong Hapon na nagbuhat ng malalaking kahon, masasabi kong ang kabuuang kayamanang kanilang ibinaon sa naturang lugar ay nasa medium volume ang kanyang laki. Pero hindi ko masabi kung ano ang laman ng mga ito, kaya pwedeng ito ay mga ginto, lumang barya, alahas o mga antigong bagay. Pagdating naman sa napakaraming hukay na nadatnan ng lolo ng ating ka-TH ay maaring ang estilo o paraan ng kanilang pagtago sa kanilang dalang kayamanan ay multiple separate treasure deposits. Ibig sabihin ay hinati-hati nila ang kanilang dalang kayamanan at kanila itong ibinaon sa iba't ibang bahagi ng naturang lugar. Kaya noong pinuntahan ito ni Lolo, ay sadyang maraming ginawang hukay ang mga sundalong Hapon. Ngayon ay balikan natin ang batong ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site o lugar. Nakikita natin sa larawan na ito ang tatlong lumang bato. Base sa itsura ng mga batong ito, masasabi ko na ito ay sadyang napakaluma na o dying rocks ang mga ito. Dying rocks o malapit nang mamatay ang mga batong ito dahil ang ganitong uri ng mga bato ay napakadaling basagin sapagkat ang mga ito ay bumabalik na sa kanilang pagiging lupa. Pero gayunpaman, kung may mga nakaukit na marka sa mga ito ay madali pa rin naman itong mapansin. Ito ang mas malapitang kuha ng ating ka-TH sa batong nakaagaw ng kanyang pansin. Ang bahagi ng batong ito ay parang kinalawang dahil sa kulay na itong ating nakikita. Pero ang higit na kapansin-pansin dito ay ang nakaukit na simbolong ito. Isa itong arrowhead na nagtuturo ng isang direksyon. Napakaganda ang pagkakaukit sa arrowhead na ito at masasabi kong ito ay gawa ng mga sundalong Hapon. Pagdating sa mga arrowheads na marka, wala itong pinagkaiba sa mga ordinaryong arrowheads na buo ang kanilang itsura. Ang dulo o tip ang siyang nagsisilbing pointer na siyang nagtuturo sa direksyon na ating susundin.
Kaya mula dito sa kinalalagyan ng nakaukit na markang Arrowhead ay sundan natin ang direksyon na itinuturo nito hanggang sa ating madatnan ang kasunod na marka sa lugar. Kung minsan ay nag-iwan ang mga sundalong hapon ng markang nagpapahiwatig ng distansya. At madalas itong kasama ng mga markang nagbibigay pahiwatig ng direksyon. Pero sa batong ito na may nakaukit na arrowhead, ay wala akong nakikitang kasama nitong simbolo na maaaring makapagbigay sa distansya. Base sa aking mga karanasan, sadyang hindi naglagay ang mga sundalong hapon ng distansya kapag ang lugar na itinuturo ng isang arrow sight o arrowhead na marka ay may kalayuan. Madalas lamang silang maglagay ng markang nagbibigay ng eksaktong distansya kung malapit ang tinutukoy nitong lugar. Ngayon, ang payo ko sa ka-TH natin dito ay kailangan mo pang kumalap ng mga karagdagang marka sa paligid. Pagtuunan mo ng pansin ang pagsusuri at pagsisiyasat sa bahagi ng lugar kung saan nakaturo ang nakaukit na arrowhead. Mas makakabuti kung hanapin mo lahat ng mga posibleng marka dahil kapag nagawa mo ito, mas magiging malinaw ang pagtukoy sa tamang kinalalagyan ng mga nakabuong mahalagang bagay. At dahil sa isa ka pang baguhan, nais ko na rin na iyong matutunan kung paano gumawa ng isang simpleng sketch map ng iyong lugar. Meron akong ginawang video tungkol sa bagay na ito, kaya nais kong panuorin mo na rin ito. Bago tayo magtapos sa bidyong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Diosdado Penas na tiga Caloocan City. Shoutout kay ka-TH na si Paul Villanueva na tiga Kalinga Province. Shoutout kay ka-TH na si Fan TV na tiga Davao de Oro. Shoutout kay ka-TH na si John Michael Samurai na tiga Surigao City. Shoutout kay ka-TH na si Rising Star Mountain na tiga Ifugao Province. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.